So, update naman tayo dito sa isa pang project na ginagawa namin. So, last time, hindi kami nakagawa dito kasi may tinapos lang kami sa 6-4 kasi nga pasukan na. So, ayun, napakiusapan ko naman yung may-ari dito. So, ito, nakaraan, nalagyan na namin ng skin coat. And, ayan, nagpapahid na si Kuya Joseph ng plot. So, andito naman siya ngayon. So, ito yung gamit nilang plot na paint. Solo. Sabi ni Kuya Joseph, hindi daw maganda yung... Hindi naman sa hindi maganda. Kumbaga, ayan, tulad nga nito. Yung plot na solo na coat saber is parang malabnaw. Tapos, pag pinahid mo siya, manipis. So, instead na isang pahid mo lang okay na, kailangan mo siya ulit patungan. So, since hindi maganda yung panahon, dito na lang yung unahin muna sa loob. So, ayan. May update natin dito. Ayan. So, naalikabukan yung kanilang center light. Pero, pupunasan na lang naman yan. So, dito sa labas, nalagyan na rin ng skim coat. Ayan. Ito. Itong pinakaharap, nalagyan na rin ng skim coat. So, kailangan natin ng pintura na ganito. Then, i-retouch natin itong labas ng ganitong kulay ni Lumina. Ito. So, ito, lilihain muna. Then, tsaka lalagyan ng plat. Then, yung pintura na ni Lumina. Ayan. I-retouch din natin siya ng skim coat, pati yung mga sa gate. Ayan. Para pag pinahiram mo ng pintura, hindi lang siya sipsipin lang ng nagsisipsip kasi siya ng yung pinaka poste kasi nga hindi siya na finish ng skim coat. Then inapply mo siya agad ng diretsong pintura, sinisipsip lang tapos hindi ganyan kaganda ang finish. Unlike na ganito, dalagyan mo siya ng skim coat, ayan. So, pinahira na ni Kuya Joseph ng pinaka-skim coat. Then, ito i-retouch din natin yan. Tapos, yung pinaka-labas, yung pinaka-gate, i-repaint din natin yan. I-retouch natin yan. Kasi, may mga kalawang na. Then, para maganda rin siyang tingnan. So, yun na lang naman yung gagawin namin dito. So, ito yung kanilang, nagpalit sila ng polycarbonate sa PVC roof. Tapos, pinalagyan nila ng insulation foam. Ayan. So, pinarayority na lang namin yung sa loob para makapag-release na rin yung may-ari. Then, dito si Kuya Joan. Pag natapos na si Kuya Joan mag-tile sa phase 1, dito naman siya. Itatayos din kasi yung flooring nito, so bahala na lang si Kuya Joan kung paano magiging diskarte niya. Kung magbabawas pa dito or hindi na. Kaya kasi nagbawas dito kasi nag-linya kami ng kuryente. So, diskarte na lang ni Kuya Joan kung paano yan. Itong part lang naman ang itatayos niya eh. Ayan. So, yun lang din ang disadvantage pag nakatira ka na nagpapagawa. May mga gamit na marurumihan talaga eh. Tapos, ulit ang panglilinis mo dyan, syempre. Pero, okay na lang din sa kanya kasi nga at least lumuwag na. Then, pag may budget na ulit, yung kitchen naman niyang ipapaayos. So, ganun lang. At least madali na lang kasi na-extend na yung kanyang kitchen eh. So, pwede naman yun ba? Unti-unti lang ng ayos. Yun nga lang kasi may nakatira na medyo nakakailang kumilos, di ba? Unlike sa wala pang nakatira. Pero ayos lang naman. So, nasasanay na rin naman kami.
So, ang final paint nito is katulad lang din dyan sa kulay green nila na pink. So, ganun. So, ang masasuggest ko na gamitin yung flat pinaka-primer is yung Boysen. Sabi ni Kuya Joseph, mas maganda daw yung Boysen na brand tsaka Davies. Ayun. So, ito kasi solo na Cold Saver. Baka hindi kasi alam na may-ari yung bibilihin. Ayan, flat. So, yan na. Pero okay lang din naman yan. Kasi pang primer lang naman natin yan eh. Kaso, medyo ano nga lang siya. Malabnaw. Tapos, ayan nga. Pag in-apply mo siya, manipis. So, matrabaho kasi paulit-ulit ka ng ano eh. Ng pahid. Ayan siya. So, ito naglagay kami ng exhaust dito kasi doon nga yung kanyang kitchen. So, okay din to para pag nagluluto. Ayan. Doon yung higop ng usok papunta sa taas. Ayan. So, ngayon lang tayo nakapag-update ulit dito. Ayan, ito muna. Then, makita natin ito pagpatapos na. So, medyo makulimlim. Sana wag muna tumuloy para tuloy-tuloy lang yung gawa. Ayan na, nakabit na yung kanilang ilaw. Tumambay.